Hello po sa aking mga kananay dyan. Ako po ngayon ay meron uling nalimlim na manok. So, kailangan natin siyang bigyan ng itlog para mapisa. Meron po ako dito. Eto. Ay, hindi nyo pala kita. Sorry. Ayan. Meron ako dyan 12 eggs. Yung anim po dyan ay itlog ng Rhode Island chicken. And then yung anim ay itlog ng native. Since wala pa po akong incubator, ang magpipisa muna nito is yung naglilimlim na inahing manok na native. So, tara! Samahan nyo ako. Ilagay natin to dun sa naglilimlim na manok. Ayan po yung sinasabi ko na naglilimlim na manok. Native po yan. Diyan natin ilalagay yung ating itlog. Kailangan nating alisin siya, buhatin at ayusin ang kanyang limliman. Ayan, alisin natin yung dating pain. Ayan. Ito, kailangan nating lagay yung itlog. 2, 4, 6. 8, 10, 12. Yan, kailangan pipisain mo yan na. Binigay ko sa iyo yung itlog. Ganyan po ang nagpapalimlim gamit ang manok. Papapisa tayo ng manok. Nasisiyo gamit ang manok kasi wala tayong incubator. Ngayon, today is, October 26. Sabi nila, pinakasagad na ang 21 days para mapisa ang sisiw. Para mapisa ang itlog. Sisiw naman ako. Itlog. Para mapisa yung itlog na yan, bibilang tayo ng 21 days. So, ang pinaka 21 days niya is November 17. So, tingnan natin kung ilan ang kaya niyang pisain by November 17. Kaya sabi ko na yung anim is itlog ng Rhode Island. Ayan, may dalawa akong Rhode Island chicken. At ito yung aking native. Ayan, ito yung tatay ng Rhode Island. Ayan yung Rhode Island rooster. Kasama niya yung mga native kong inahin. Dito po sa kabilang side, ayan, puro native yan. Ayan. Pero yung mga inahin na yan, babae na yung manok, hindi pa yan nangingitlog. Ito lang na puti na to. Ayan, nakapagsisiw na siya, kaya lang konti lang yung naging sisiw. Hindi niya napisa lahat. Puro tandang yung kasama nila. Yung tandang, maybe pang December. Uh-oh! Alam na. Pero yung mga inahin na yan, hindi. Paiitlogin lang sila. Good morning po ulit sa inyo dyan lahat. Sa aking mga kananay, katatay dyan. Nabubulil pa si ate. Ngayon po is matapos kong ilabas yung aking mga sisiw. Ayan sila. Nagpapaaraw na po. Magbibigay naman ako ng aking pakain dun sa yung pinalimlim kahapon at saka dun sa mga ibang manok. Tingnan natin kung sasama sila, sasama yung, kung makikikain yung binigyan ko ng palimlim kahapon. Ito po yung kanilang mga patuka. Ayan. Kita ba? Ayan. And ito, para sa native. So, samahan nyo po ulit ako at ating patukain yung ating mga alagang manok. Ayan po sila. Mga nakasalubong na sa akin. Gusto nang kumuka. Ayan. Ayan. Para mabigyan ko sila dito. Ayan. Ayan dito. Hiwa-hiwalay para hindi sila nag-aaway. Ayan, ito yung, ayan, sumali siya, bumaba.
Ayan, ayan, ayan yung ito, ito, ayan. Ito yan, yung ating pinalimlim kahapon. Bumaba siya. Kung maririnig nyo, iba yung tunog niyang kanyang ano, kumukutok. Ayan siya, oh, ayan. Malikot. Ayan yung palimlim natin kahapon. Iniwan nung nanay. Kasi nakikituka na siya. Mamaya babalik yan ulit para dyan siya ulit uupo maghapon. Ganyan naman ang mga nalimlim. Sa first day hanggang third day siguro is bababa sila. Pero kapag nagtagal na, pagka papapalapit nga yung kanilang pagpisa, ay bihira na silang bumaba. Kailangan din natin silang lagyan lagi ng malinis na tubig para hindi sila na lagi rin sila ano nauuhaw ang manok para din tao talaga. Ayan. Kailangan nakabitin yung kanyang lalagyan ng tubig para hindi nila itutumba. Ayun, kung matatanaw nyo, pumuputak siya. Ibig sabihin, nag-itlog. Ayan. Sabihin niya, nag-itlog na siya. Nagpaparamdam na mayroon siyang itlog. Silipin nga natin kung totoo na nag-itlog yung nagyayabang na manok. Ayun, mayroon na talaga dalawa. Dalawa na ang umitlog. Ayan, isa. Ito ang isa. Dalawa. Yes, yung dalawang Rhode Island is ng itlog. Ayan. Ay, baka mabasag pa natin. Ayan, dalawa. Pain po yung isa para paakyat. Kaya yan ay tatlo. Since hindi kami nagbibigay ng pagkain sa ating manok sa tanghali, kailangan naman ay bigyan natin sila ng merienda. Gagamit tayo ng dahon ng saging. Since marami kaming dahon dito, yun ang bibigay natin na pinakamerienda nila. Yan, puro saging po ang aming nasa paligid ng aming bahay. Ay, sa harapan pala yan. Harapan ng aming bahay. Tinanim namin yan. Puro yan saging na saba. Diyan. At saka doon sa kabilang side ng bahay, puro saging yan. Yun. Tanim namin yan. Ayan. Piliin natin yung nakarol. Ito pa. Ayan. Para malambot ibigay sa manok. Ayan pa. Kahit mga bata pang dahon ng saging yan. Siya nating ibibigay sa manok. Yan, nandito tayo ngayon sa ating mga native na manok. Ito yung sinasabi ko, nabibigyan ko sila ng merienda. Dali lang. Ito. Kailangan natin silang bigyan. Hindi yung puro patuka. Para naman meron silang ibang nakakain. Yan. Yan, kung makikita nyo, pinupuntahan na nila yung kanilang dahon ng saging. Merienda yan ng manok. Ayan yung mga RIR, ayan ang hilig nila, dahon ng saging. Ito ang isa. Yan yung isang inahin. Ayan yung iba, nakatago pa, ayaw pa nilang puntahan yung ating meriendang ibinigay sa kanila. Ayan, ang nanay ng mga sisiw na ito ay yung nagdilimlim ngayon, yung binigyan ko ng 12 na itlog kahapon, tapos et sila ay nasa 3 months old. Kaya tingnan nyo naman, no, bata pa talaga sila, ay mahihilig na sila sa dahon.